What's up? Guys, this is Lady Boss Tiger. So, magkakaroon po ako ng short reaction video. Ito po ay regarding sa sinabi po ni Risa Hontiveros na magkakaroon po ng mandatory 3% po ng salary para po sa mga OFW regarding po sa PhilHealth nila. Kayong mga kapwa ko OFW, pumapayag po ba kayo dito? So, ako po, nangunguna po ako na hindi po talaga ako pumapayag sa gusto nilang ilabas na mandatory na 3%. Unang-una po, paano ko masasabi? Kami po na mga OFW, ang pamilya po namin ay wala po kaming natanggap na mga ayuda mula sa gobyerno. Hello, hello guys! Kami po mga OFW, ang isa sa may pinakamalaking ambag kung bakit po nagkakaroon ng kita ang ating gobyerno. Pero guys, kami po mga OFW ni hindi man lang po kami pinansin para bigyan ang aming pamilya ng ayuda. Hello, government! Kami po rito sa ibang bansa ay hindi po nagpapasarap. Hindi po kami nagpapakasarap dito at napakasarap ng buhay namin. Kami po ay nagpapaalila kung kani-kanino sa ibang tao para lang po sa aming pamilya, para lang po maitaguyod namin ang pamilya. Pero kayo, especially yung mga tao dyan na mga nasa gobyerno, ang bilis nyong magpasa ng mga kung ano-ano. Mga kung ano-ano na gusto nyong ipatupad. Pero bakit ganun, no? Ang mga OFW, ang lagi nyong tinitira once na may itataas, once na may mga bayarin, OFW. Pero bakit ganun? Ang OFW na isang nagbibigay sa inyo ng malaking kita. Ano? Walang naiibigay, wala man lang kayong naiiambag sa aming mga OFW. Ano, tsaka lang kami makakatikim ng ambag nyo kapag kami ay isang bangkay na? Na pag kami ay isang ano na? Na isang baldado na dahil sa mga nare-receive namin sa mga amo namin? Yun po ba ang gusto nyong mangyari at para mabigyan nyo ng attention ang mga OFW? Yun po ba ang gusto nyong tulungan pag nakikita nyong luray-luray na kami? Tsaka lang nyo kami ibibigyan ng tulong? Tapos ganito ang gagawin nyo sa amin na mandatory pa regarding sa PhilHealth? Dapat naman po guys, maging fair kayo kasi hindi po masarap ang mga ibang bansa at iwan ang pamilya. Ano guys, hindi ganun kadali at hindi ganun kasarap. Kung nakikita nyo man sa post namin sa FB, magandang damit namin, magandang picture namin, hanggang picture lang po yon. Kasi dun lang po kami nakakapaglabas ng aming mga saloobin or yung mga stress reliever, ika nga. So yung mga ganung bagay, dapat hindi nyo pinapansin na porket nakita nyo lang na maganda itsura, maganda ang aura, feeling nyo masarap na ang buhay namin. Grabe! Kaming mga OFW, isa po ang lagi naming sinasakripisyo para sa sarili namin. Kahit ano lang, makakain lang kami. Kahit ano na lang, kahit noodles na walang lasa, kahit na pansit kanto na lang palagi ang aming inuulam, kahit na sardinas palagi kami, at kahit na itlog na maalat ang hinahain sa amin, tinitiis po namin lahat yan. Para po ang aming mga sahod may padala namin sa aming pamilya. Sana ang gobyerno naman po natin, maging fair po kayo, ano? So, hindi naman porket kami inandito sa abroad, ang mga aming pamilya doon ay nagpapasasa sa Pilipinas. Kami po ay hirap na dito. Dangan nga lang po, at kung uuwi kami ng Pilipinas, isa pa po kami sa magiging sakit ng, or isipin, ng ating gobyerno. Kasi nga, unang-una po, wala naman po kaming matatrabaho dyan sa Pilipinas. Especially po, pag medyo may edad ka na. Kasi sa atin po, mostly may age limit. Oh, yung mga skills po ng isa ng mga iba nating kapwa Pilipino, 'di ba? So pag may edad na, hindi rin pwedeng basta-basta makakapagtrabaho. So guys, nagtsatsaga kami rito kahit napakahirap, kahit napakalayo namin sa Pilipinas, napakalayo namin sa aming pamilya na hindi namin nasusubaybayan ang paglaki ng aming mga anak. Pero tinitiis namin lahat yan. Pero sana naman guys, especially ang ating gobyerno, maging fair naman po kayo. Ano? Huwag po yung ganyan-ganyan lang kayo magbigay ng mandatory na talagang ang titirahin nyo pa talaga is OFW. Bakit? Kami po ba? Gaano po ba kalaki ang sinasahod namin? Actually guys, kulang na kulang pa kung tutuusin
sa laki at mahal ng bilihin sa Pilipinas. So halos ang ipinapadala din namin is kinukulang pa. Especially po kapag medyo malaki-laki ang pamilya at medyo madami-dami ang anak. Talagang super kulang po. So ayan po, talagang nanginginig ako at nanggagalaite. So guys, yung mga OFW, kayo po ay tatanungin ko, kayo po ba ay sang-ayon dito sa mga pinapalabas na mandatory na to? Ako talaga po, ayoko kasi pasakit na naman po ito sa ating mga OFW. So ayan guys, medyo tumaas ang dugo ng inyong lingkod ni Lady Boss Tiger. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking video, baka naman pwede nyo po akong isubscribe. At sana po, especially sa ating mga OFW, ayan, kailangan po nating magtulungan para po dito. Kasi ito po ay para sa atin at para sa pamilya natin. Kaya dapat po tayo mga OFW, magtulong-tulong po tayo regarding po dito. Ano? Ayan, Pangulong Rodrigo Duterte, ayan, ang ating pangulo po. Ayan, kami po ay kumakatok sa iyong puso na sana naman wag naman nilang kawawain ang mga OFW yung kagaya namin. Ano? Kami ay naghihirap dito at hindi madali ang buhay namin dito sa ibang bansa. At sana po matugunan ito ng ating gobyerno. So doon sa mga tao, sa mga gobyerno dyan na walang inisip kundi yung kapakanan nila. Ayan, magising naman po kayo, ano? Kayo kaya po ang mga ibang bansa at magpaalila rito sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang klase ng tao para makita nyo po kung gaano kahirap po ang isang OFW. So, ayan lang po at sana po ang ating mga kapwa OFW, magkaroon din po kayo ng mga reaction. Ayan, mag-comment po kayo sa comment box dyan kung ano yung magiging reaction nyo po regarding dito. Para naman po tayong mga OFW ay magkaisa. So, this is Lady Boss Tiger. Pasensya na po kung ako'y medyo nag-init. Ayan. Bye-bye po and have a nice day to everyone.